Record. So, what is up mga bro, mga paps? So, it's me, Alex Farr, motovlog again. Isang motovlogger po dito sa Bohol, no? Kumusta po kayo lahat? Medyo matagal na din tayo, hindi nakapag-vlog. Gawa nga ng busy tayo sa trabaho. Huwag na po natin itong patatagalin. So, ang topic natin today ay mapapalit tayo ng bagong gulong sa likod. Ayan, kasi sobrang pudpud na at kitang-kita na po yung ano dito, anong tawag dito? Parang guhit niya na puti. Ayan po, oh. Nakikita nyo. Klarong-klaro na po siya. Ayan. So, ang gulong na ito ay, ilo, plot pa pala. Ang gulong na ito ay Michelin Pilot Street. So, almost 2 years ko siyang ginagamit at napakadali lang po niyang napudpud. Flat pala to. Ang gulong na to. So ayan, ito po yung itsura ng Michelin Pilot Street na napakapudpud. Ayan. Punta tayo ngayon sa Old Airport kasi doon po natin i-meet up si Bro Bien. Kasi si Bien po yung nagbebenta ng Beast Tire. So Beast Tire po yung ipapalit natin dito. Yung Beast Tire na Flash 120/70x17 pa din yung sukat. Stock size lang po yun ng Sniper 150. Eh, plat palang gulong na to. Alam niya siguro na mapapalitan ah. Kaya nag-flat siya ngayon. Beast Tire po yung ipapalit natin dito sa Michelin kasi si Beast Tire lang po kasi yung budget meal. Sakto sa budget. At base sa mga research, sa mga gumagamit, maganda naman daw gamitin yung Beast Tire. Pero soon, gagawa tayo ng long-term review about sa Beast Tire para malaman nyo naman kung maganda nga ba siya or hindi. Itong gulong na nakakabit ngayon dito sa ating motor ay Michelin Pilot Street. Napakadali lang po mapudpud. Maganda siya gamitin pero ang downside lang niya ay mabilis mapudpud. Wala pang 2 years na pudpud na. Pero wala akong naging reklamo sa kanyang performance kasi sobrang kapit. Maganda yung binibigay niya na performance pagdating sa mga kurbada. Kumakapit po talaga siya. So yan, nandito na tayo sa Old Airport. Tapos may ginagawang drag race na event doon. At dito na lang ako pumesto kasi sobrang init doon. Pasilong muna tayo habang nag-aantay kay Bien. Let's go. So yan na nga mga bro. Nakuha ko na ang Best Tire. Sa presyong 2,400 pesos, makakabili ka na ng 120/70x17 na gulong. Yan, pakita ko sa inyo ang itsura. But actually, nakabalot pa siya ng plastic. Alright. Ito po itsura ng Beast Tire. Yan. Ganda ng logo at plastic niya, no? So ganito po kalapad ang 120, magiging ganito siya kapag naka-install na. Kumpara natin. Yan. So tara, hanap tayo ng shop na mapagkabitan natin ng gulong. Let's go. Ayan, flat po yung gulong natin sa likod. Kasi wala na talaga, sobrang pudpud na. Hindi na makaya sa powers. So yan, update ko kayo kapag makahanap na tayo ng shop. Ano, basta na kay shoutout. Salamat kayo. Yep. Ano ko? Salamat, sir. So yun, mga bro, na-install na natin ang Beast Tire.
And hopefully maganda ang performance ng gulong na ito. So hanapin ang pwesto. Pakita ko sa inyo kung ano itsura ng beast tire flash. Yun, parang tumangkad konti yung motor natin. Ang kapal pa kasi ng spike, bagong-bago pa. Kaya tumangkad siya konti. And shoutout nga pala kay Boss na naka-Sniper 150 na na-flatan din. Shoutout, Boss. Katulad yun ang motor ni Page Motor Thread, si Yellow Hornet. So, ayan mga bro. Ito po yung itsura ng mismong guhit or thread ng Beast Tire. Tukuha tayo ng piso. Susukatin natin siya kung gaano siya kalalim. Ay, may 5 pesos pala ako. Ayun. Yan. So, dito siya nakatapat mismo. Dito. So, makapal po talaga siya. And hopefully, maganda ang performance na ibibigay ni Beastar sa atin. At base sa nakikita ko, maganda yung design ng kanyang guhit-guhit dito. Parang beast talaga, beast tire. So beast tire baka naman. So beast tire flash po ito, 120 70 by 17, stock size po ng Sniper 150 sa likurang bahagi. Ayan. So ang date ngayon ay September 10. Ayan. And ang odometer, ang mileage na nandito para ma-monitor natin sa next na upgrade natin ng tire. So, ang odometer natin ay 59,933. So, ayan. So, ito po yung pagbabasihan natin kung ilang kilometro or ilang udo yung tinakbo ng isang gulong bago siya mapudpud. So, yan mga bro. Ito nga pala yung itsura ng ating motor. Tinanggalan ko na ng sticker at side mirror at bagong tawag dito, fuel tank. Ano ba? And acrophobage, yan lang, mga basic lang na mga upgrades at konting gold bolts. Yan, yun lang, MDL, saka ganito lang. Basic na po yung forma. So yan mga bro, hanggang dito lang siguro yung vlog ko kasi may lakad pa kami ngayon. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe na lang po. At huwag doon kalimutan i-click notification bell para updated naman kayo sa mga videos na ina-upload ko. So as always mga bro, mga paps, ride safe and peace!